At kahit di pa rin po ganap na nakababawi ang Tacloban City sa gupit ng Super Typhoon Yolanda, excited pa rin ang mga residente sa laban ng pambansang Kamao bukas. Nakatutok si Julio Segovia. Imbes na bala at baril, speaker ang bitbit ngayon ng mga sundalo rito sa Tacloban. Nag-iikot sila habang nagpapatugtog ng mga awiting Pamasko. Ang sinisimbolo nito yung parang panibagong pagbangon or pag-asa ng isang lugar. Tuloy naman sa pag-aayos sa mga residente kahit pabugso-bugso ang pag-ulan. Ang mga empleyado ng butikang ito, tulong-tulong para mapabilis ang kanilang pagbabalik operasyon. Dumarami na rin ang mga tindahan at establisimiento na nagbubukas. Kahit abala sa dami ng ginagawa, hindi nakakalimutan ng marami rito na bukas na ang laban ni Manny Pacquiao. Ang mga kawani ng MMDA na 2 linggo nang walang tigil sa pagtulong sa clearing operations, magbe-break daw muna bukas. Bukod sa masuportahan din naman yung laban ni Pacquiao, iski pa paano, magkaroon din naman ng konting break yung tao namin. Inspirasyon naman si Pacman kung ituring ng pintor na si Mang Cesar. Though we were down on the first round, we will never be knocked out on the rest of the rounds. We will win. Like Pacquiao, madown man siya pero hindi siya mananock out. Mananalo yan. Nakaset up na sa labas ng City Hall ang telebisyong gagamitin para sa free viewing ng laban ni Manny Pacquiao at Brandon Rios bukas. Alay ito ng GMA Network at ang pamahalang lungsod para kahit papaano mabigyan daw ng konti kasiyahan ang mga residenteng lugmok ngayon dahil sa bagyong Yolanda. Bukod sa City Hall, mapapanood din ang delayed telecast ng laban sa GMA 7 sa Tacloban Rizal Park. Makakakuha rin ng importanteng impormasyon ng mga residente sa mga newscast ng GMA Network na ipapalabas dito. Bukas sa publiko ang viewing stations hanggang sa maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Mula rito sa Tacloban City, Julio Segovia, nakatutok 24 oras.